For some had already turned aside after Satan. Sabay-sabay. If any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church be charged, that it may relieve them that are widows indeed. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, muli, ng aming pag-aaralan, mga salamat sa mga nanay. Arali namin, Panginoon, ngayong umaga, ang kanilang role, at magandang role, yung mga example, Panginoon, ng mga dakilan, yung mga lingkod na nanay. We pray na kayo po'y wala niyong bawat isa. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Okay. Happy Mother's Day po ulit. So, yung mga hindi pa bumate, hindi naman, ano yan, no? Hindi naman required. Pero maganda na rin. Yan po ay pinasimula ng mga Christian group din. Para siguro, yung mga nanay ay encourage. Tama, no? So, title pala nito is The Outstanding Mother. The Outstanding Mother. Makinig, makinig. Bali, wala pinunta nyo dito kung di kayo makikinig. Okay? Dunga na nga, bad, para kailangan ng ano nito. Buti si Pamay, mabait ngayon. Ay, siyang katabi. Sa kayo din, magkapatid. Lagundi brethren. Sanayin na kayo, alam nyo na yan eh. Huwag mong ganyan yan, masama yan sa... Tingnan niyo si Rachel, yan ang ano eh, kaya nga nasa unahan yan eh. Diba? Ngiti naman dyan. Aralin natin ngayon, The Outstanding Mother. Batiin nyo rin yung mga magulang nyo, mga parents natin, mga nanay nyo. Amen? Kahit yung asawa mo, mother din yan eh. So, binati mo na, bad? Kausalin, binati mo na yung mother mo. Ayan. Butang din, sinasanay na natin. Kasi nga, alam nyo sa panahon natin ngayon, ikaw, bad? Binati mo yung mother mo. Sa panahon natin ngayon, nagiging malamig na yung ganyan eh. Yung binasa ko rin yan eh, nag-umpisa yung Mother's Day, kaya nasanay na rin yung, eh, kawawa naman yung tatay. Nagkaroon ng Father's Day. Hindi na kontento doon, naging Grandparents Day. Ba't walang Children's Day? Meron? Siblings Day. Business ata lang lahat yan. Walang Children's Day kasi araw-araw Children's Day. Kayo pinaglilingkuran ng magulang nyo, di ba? Ayan. Kaya, yun nyo. Pero si Elijah, masipag to eh. Bibenta to ng ano eh. Dalan mo kami lagi, bad ha? Every week. Kasi baka tumasang sugar na. Okay lang, papamigay ko. Ha? Yung mga nagbebenta-benta pa dito, salamat. Ano, maganda tayo na rin yung magbentahan. Ha? Si Stephen, kung gusto mong kumita, benta ka din. Para maranasan mo yung headset. Wala pang Facebook yun eh. Mahirap maging nanay, kaya meron po tayong ganyan. At least, now, hindi ko sinabing pag hindi ka na-recognize, ayaw mo na rin. Hindi nga ganun. Ang nanay, kahit anong mangyari, nanay yan eh. Gagawin niya yung makabuti pa sa kanyang mga anak. At tinatake natin ngayong umaga. Pero gusto ko sabihin din, ito para makita natin, matuto tayo sa mga nanay sa Bible, and then, intindihan natin yung importansya ng kanilang role. Bilang na, anong ginagampanan nila? Sabihin natin, mga tatay na lang lagi yung mga bida eh. Pero yung nanay, napakahalaga ng kanyang gagampanan at mataas ang value niya. Kaya ito yung mga batang babae, wala iba dito, hindi ko alam, papabuting ko ito sa bagay, mga abot mamaya. Okay? Mga batang babae, itong girl band nyo, di ba? Kasama yun na si girl band, si Julia. Ilang taon na, Julia? Oh, pwede na yan, di ba? Friends na ba kayo? Bata pa kayo, inaaral nyo na ba yan? Gusto nyo ba maging nanay one day? Ikaw, Rachel. Masaya yun. Design ng Diyos yun. Mahirap talaga. Kaya nga, inaaral natin ito para pag nakita nyo, mahirap, pero pagpapalain ka naman ng Diyos, ayaw mo nun? Gusto mo, pag matanda ka na, ay, wala kang matawag na anak. Kasi tinamad-tamad ka, nag-party-party ka nung bata ka, nung matanda ka na,
Naiingit ka ngayon, nakikita mo yung ibang tao, inaalagaan ng anak, binibigyan ng ano, parang doon niya na yun, pag marami ka ng anak, tapos lahat, masuccessful, lilingkod sa Diyos lahat, di para kang ano, nasa langit na rin, hindi ka na masyadong katrabaho, di ba? Ako, bahala ko magtrabaho, ganun kaya ko eh. Kaya salamat kung tulungan ako ng mga anak ko, di ba? So, mahirap maging nanay, pero masaya. Yun yun. Ano, gusto nyo maging nanay? Huwag muna ngayon, ha? Pero someday, gusto nyo maging nanay, mga ladies. Kapame, ayaw mo. Panindigan mo yan, ha? Huwag mong panindigan yan. Maraming ganyan, yung sa church. Yung mga nagsasabi niya, yun nauuna, eh. Oo. Oh, wala kayo. Sa school din. Ngayon ganyan yan, eh. Tapos yung mga nagpaparinig pa sa... Hindi ko alam. Sa Facebook. Bandang huli sila yung mauuna. Kaya ko ba yun? Ikaw, Jamie, gusto mo maging nanay? Ikaw, Salim. Hindi mo pa alam. Kaya ngayon ang inaaral natin. I-represent natin yung mga nanay ngayong umaga. At makikita nyo, yung meron tayo dito limang nanay na pinagpala ng Diyos. At pwede nyong gayahin at dapat nyong gayahin. Ganun sa mga lalaki din, ha, para ma-appreciate natin yung mga babaihan. Alam natin sila yung mas mahina sila. Pero, ang ganda naman, pag na-perform nila na maganda yung kanilang role. Sila yung pagpapalain ng Diyos. Hindi mo kailangan maging boss sa bahay para mag-please ang Diyos sa'yo. Amen? Kahit sa society natin. So, yan. So, sana may maintindihan natin. So, ngayon, ano kami na yung text natin? Bakit ito yung text? Wala nang mother dito, ah. Meron dito, sabi dito. So, ito po yung mga tip ni Timothy, sorry, actually ni Paul. Kay Timothy, ano, paano niya tatatuhin yung mga member na church? Ano yung mga sasabihin niya sa kanila? Kaya yung mga sasabihin natin sa verse, chapter 5, bawat isa sa mga sa church, kung saan dito, mayroon tayong mga nanay, tatay, lolo, lola, o meron, di ba? May mga bata, yan ang marami. May mga lalaking bata, may mga batang babae. Ano yung dapat nyong gawin? Hindi lang sa church, pero sa buhay nyo, pero especially sa church din. Kasi yung church, importante. Dito po tayo dito, mayroon tayo isang goal. Kaya isa-isa natin dito, sabi dito, rebuke not an elder, but entreat him as a father. Okay, so yung mga matanda raw nating mga, especially mga pastor actually ito, eh. Pero ganoon din yung mga matandang lalaki. Papagalitan mo ba yung, matulad sa amin dati, minsan yung iba doon, mabagal na, meron nga kami choir member, mahal na mahal namin. Medyo matanda na siya, eh. Eh, choir. Minsan, mali-mali yung tono. Eh, katabi ko. Pero malakas yung boses. Eh, minsan kasi tinatamad na rin, ano, itama yung, ano, di ba, sa choir, minsan, hirap itama yan, di ba? Ayaw na mag-isip, ayaw na i-correct yung sarili. Kaya, syempre, katabi ko, syempre, ang hirap, ako pati yung malilito. Kasi sa choir, pag may parts na, mahirap na yan. Kaya, alam ka naman, di ba? Tama mo nga yung tono mo. Gagalin mo ba yung matalanda? Anong ginagawa natin, di ba, mga bata? Well, mabagal maglakad, tatawanan mo ba yun? And si Lolo, hina-hina na, gagalanin mo yung mga matanda. So mali yun kasi lumipas na yung lakas nila, pero may magagawa pa sila para sa atin sa church. At saka yun talaga, inutos talaga ng Bible, galangin mo yung matanda. May pabalik na sila, papunta ka pa lang, sabi nga nila, di ba? So, marami pa rin pakinabang yung mga matanda. Pero especially, kinukumbad na sa atin. Maraming dahilan, pero basta huwag nyo gagawin yun. Amen? So, pag yung kahit pastor yan, wala yung pastor, matanda na. Inakaya-kaya mo na. May mga ganun eh. Sa amin, minsan, si pastor, minsan, nakikita ko yun, inakaya-kaya siya ng ano, yung mga may pera. Inapasunod siya, hindi niya alam minsan gagawin eh. Yun yung nakakalungkot na nakakaiyak eh. Pag tumanda na yung pastor, ang daming ginawa sa inyo, tapos pag yumaman ka na, kung na, si Rachel, yumaman na. So, yumaman. Amen. Yung gusto mo, di ba? Hindi naman masyadong mayaman, pero paano yung pag si pastor, mas mayaman ka na kay pastor, unari. Sasabi-sabi mo na si pastor, "Pastor, di ganyan!"
Mga ganun sa church. Hindi maganda yun, okay? Ang gagayahin. Pero kaya nga sinasabi ito, huwag mo nang pagalitan. Matanda na eh. May ginawa na siya para sa atin. Galang yan. Entreaty sa mga father, uy, nagkamali talaga. Yung tatay mo ba, pagalitan mo? Sabihin, entreat. Pag sinabing entreat, sige, sabihan mo yung mali, pero may paggalang pa rin. Intindihan niyo yun? The younger men as brethren, mabilis lang to kasi mag-focus tayo sa mother. And the younger men as brethren, meron ko na dito si Jeb. Ang kulit naman to, kutosan ko kaya to. Hindi ko naman kapatid to eh. Kaso yung sinasabi dito sa church, so pag may nakikita ka dyan maliliit na mga younger men na medyo wala pang alam sa buhay, anong gagawin mo? Tatadyak-tadyak mo na lang. Huwag ganun. Ibig sabihin, yung kapatid mo, di ba, anong gagawin mo sa kapatid mo? Pag sabihan, pero alalayan mo kasi mahina pa yan eh. Hindi pa yan matalino. Hindi ganun pag ganun matalino, di ba? Ganun din actually sa church. So minsan, sinasabihan ko kayo dito pero hindi naman kayo masyadong ano, di ba? Pag sobra na. Eh tama, sakto lang, di ba? Hindi yung talagang di na makabalik kasi talagang inano ni pastor eh. Yung ko na nga dun. Eh si Jeff niya, kahit dun, dito pa rin, di ba? Ba't mo hindi gusto dito? Ha? Natututo ka, di ba? Walang kapalit ang church. So ganyan, mga bata, mga matanda, pagtiyagaan. Yung mga bata, pagtiyagaan. Ayusin mo yung trato mo sa kanila. Pero dito sabi din sa to, yun tayo mag-focus on the elder women as mothers. So ganun din naman, andun yung paggalang mo sa mga matandang babae na. Eh, sa church halos wala nang ano yan. Pero actually, sa mga mothers sa church, yan ang ginagawa eh. Sa amin, may mga suggestion yan, nag-o-observe yan, mananalangin yan. Kaya yung younger sisters with all purity, bakit ganun? Walang sabihin nun, yung mga batang babae daw, hindi ka natagalan, na basta yun. With all purity, kasi nga yung babae, mahina, di ba? So, yung iba na babastos, alam niyo ba yun? By the way, yung mga babae dito, sabihin niyo sa akin pag may nambabastos sa inyo. So, kasi may nangyayari yan sa mga ibang church. Dapat alam ni pastor yan. Ha? Observe ko na, wala na, mabait kayo dito eh. Pero baka kasi dito, may mga binata tayo dito sa amin, may nagre-reklamo doon. Sabihin niyo sa akin, ayaw pang sabihin. Sabi, may kilala po kami, umatin niyo, parang ano pa eh, blind, ano pa eh. Ang tawag doon? Blind item pa eh. Kasi mayroong umatin last Sunday, ayoko nung taong yun eh. Sabihin mo na agad. Ha? Ano tayo mag-ano? Hindi naman ako mahilig sa blind item. Sabihin nyo kung tama ka, gusto mo palisin natin, huwag natin patin eh. Kung talagang loko-loko, okay yun. Okay, pero sa church kasi mayroong talagang tiyagaan. May ganun eh. Natututo rin tayo dyan. Amen. So, bilisan ko na lang, yung after nitong verse 2, medyo na topic dito yung mga widow. Ito yung mga babae na walang asawa, namatay. Diba? Byuda, yan. Salamat, no? So, alam nyo mga, mayroon tayong preaching dati nito eh. The fatherless, naalala nyo yun. So, kawawa yung walang tatay kasi, especially nung panahon nila. Kasi nga, yung tatay talaga siya yung pupundan ng pamilya, diba? So, salamat pag tayo ay inam po ng usino, nanay natin, nagtsaga sa ating kamag-anak. Pero ang hirap nung walang asawa. Kaya nung panahon nila, ang dahil pinapatay, especially Kristiyano. So, kaya yung church ay ginagawa nila, pag talagang widow yan, tinutulungan nila yan, as in, financially, lahat. Sa atong ba? Bakit church wala dito? Hindi na uso ngayon yun, di. Kasi sinabi rin dito, hindi ko na isa-isayin, pero sabi dito, kung nanay mo yan, namatay yung ano mo, ikaw na yung tumulong bago yung church. Pag talagang walang-wala na, tutulungan ng church yan, pero mataas din ang pamantayan sa kanila. Sabi dito, yung mga widow na isusupport ng church, ito yung mga, una, hindi bata, okay? Medyo matanda na sabi dyan, at least 60 above. Well reported for good works. Ibig sabihin, talaga nung bata naman siya, bakit siya tutulungan ng church? Hindi naman siya missionary. Eh kaso, kung talagang, alam mo na,
naglingkod siya sa Diyos, ngayon nawalan siya. So tinutulungan ng church yun. Pero kung siya ay dapat, nag-anak din siya, hindi yung nagpakasaya-saya lang siya. May anak siya, mayroon siyang anak, so yun, namatay din yung anak. So sino mag-aalaga sa kanya? Yung church. At hindi ko na, pero isa-isa din natin ito, ito yung mga magandang ginagawa ng kababaihan, okay? She have loved strangers, she have washed the saints' feet, ibig sabihin, naglilingkod talaga ito sa church. She have relieved the afflicted, and she shall, if she have diligently followed every good work. So, ibig sabihin, talagang matindi ito. So, kaya naman, talagang obligado yung church na tulungan sila. Amen? So, babalikan natin yung verse 2, sabi dyan, elder women as mothers. So, ibig sabihin, kaya nga tinulungan yung mga babae kasi kailangan, no? Pero yung mga, bakit ituring daw yung certain role ng mother sa church to, ha? Bakit yung mga hindi mo naman nanay, sabi, itatuhin mong nanay? Kasi nga, ang simpleng sagot lang dyan, kasi yung nanay, may paggalang na dapat bibigay tayo sa kanila. Amen. Amen. Ginagalang nyo may nanay nyo? O sinasagot-sagot nyo lang? Elijah! Benta ka ng ano? Leche plan. Ayun ako, naglalaro ako yung ML eh. Ah, very good pala to eh. Aisel, yung ML ka ba? Nakikita kita lagi sa labas, lagi kang naka-cellphone eh. Ah, hindi naman. Kapatid mo ba yung kasama mo? Yung babaeng mas malaki sa'yo? Ah, hindi. Ibigan. Okay. Yan, so, yung mga babae, napaka-importante ng role ng mga, especially mga nanay, kinukumpara ngayon dito sa church, hindi lang sa importante sila sa bahay, maganda sa church din, sila yung ginagalang din. At nire-recognize, yun ang gusto ko sabihin, nire-recognize sila, importansya nila, yung part nila at yung ginagampanan nila sa church. Okay, so ngayon, pag-aaralan natin, para magkaroon tayo ng idea, bakit ba dapat ginagalang yung mga mother? Dito sa Bible po, mayroon tayong limang example ng mga dakilang. Kaya ang title natin, The Outstanding Mother. Again, di ko sinasabing kaya niyong gawin lahat to. Pero ito yung pattern natin, di ba? Ganun tayo eh. Pag may pattern, modelo, pag ginaya mo yon, kahit original, hindi mo naisip yon sa sarili mo, ay napagaling mong babae, di ba? Pero nakita mo, ginawa ng mga dakilang babae sa church, sa Bible, pwede mong gayahin. Amen? At dapat mong gayahin. So, number one, ano to ha, sa pagiging nanay. So, gusto natin tingnan una, si unang-unang nanay, sino yun? Si Eva. Yan. So, wala masyadong ginawa si Eva kung aralin nyo, di ba? Wala siya masyadong sinabi, bukod lang sa pag-usap niya sa tanas, di ba? Yun na yun eh. Pero, gusto ko lang sabihin dito, ito yung sabi ni Adam sa kanyang asawa. And Adam called his wife Eve. Pinangalanan niyang Eve because she was the mother of all living. Eh, ba't si Adam ang nagpangalan sa kanya? Wala naman siya nanay. Wala naman tatay si Eva. Nagpangalan sa kanya, lalaki na. Pero bakit Eva daw? Eve, because she was the mother of all living. So number one, ang point natin is, ang karakter natin si Eve, ang point natin, she is a great mother just by virtue of the fact that we biologically are all her children. Haba, no? Nalagay ko naman ito sa YouTube, eh. Ibig sabihin lang, nanay nyo! Kaya dapat natin kailangin. Pero hindi siya ganun kagaling na nanay. Parang si Eva. Anong ginawa ni Eva? Kung di dahil kay Eva, wala tayong nasa Garden of Eden pa rin tayo ngayon, eh. Ang sarap ng buhay natin. Dahil kay Eva, andito tayo sa mundo na kailangan tayo magtrabaho. Diba? So, medyo hindi maganda yung ano ni Eva. Pero still, may utang na loob tayo kay Eva by virtue of the fact na sa kanya tayo galing lahat. Actually, may finding daw sa lately, pero siguro mga 2010, alala ko yun. Alam niyo itong mga antindi na ng genetics ngayon eh. Talagang naiisa-isa nila yung sa documentary pinaparod natin, diba? Nakikita na nila mismo yung RNA. Nakikita pala yun kasi molecule yun eh. So alam na alam nila, tinuklas nila, saan kaya nanggaling yung mga tao?
Diba? Kasi may mga konting, diba, alam nyo na yung mga genetics. Ibig sabihin, mga si Elijah, bakit singkit? Kasi siguro yung nanay niya, tatay niya, singkit. Diba? Namamana, diba? Bakit itim yung mga buhok natin? Walang blonde dito. Kasi mga Pilipino, ganyan talaga, diba? So, ba't iba matangkad, namana sa magulang? Itindihan nyo na, mga traits. So, tinrace nila, lahat tayo daw, magkakaiba. Pero meron daw nag-identify do sa ating DNA kung saan tayo nang galing, 'di ba? Kaya nga sa US daw ngayon pwedeng ipapatest mo yung DNA mo at malalaman mo kung saan ka galing na bansa. Ilang percent na Hudyo ka, baka may lahi ka ng Aprikano, may halo ka ng ano, 'yun, may nanay tayo. May price si ano? Sino ba to? Si Jessamay. May price si Jessamay. Si Jessamay lang? Okay. Sino ba ako? So, yun. So, may utang na loob tayo sa nanay natin. Yun, sa DNA. So, nalalaman daw kung, hello? Kung saan tayo nang galing, katulad ni Jessamay, pag dini-DNA test mo yan, alam mo, galing yan sa nanay niya. Hindi lang blood type, ha? Yung blood type, marami, konti lang blood type eh. Yung DNA talaga, malalaman mo, matatrace mo kung saan nang galing. So, malalaman mo, si, katulad nung sinasabi ko lagi, ito si isang Samora, diba? Ito Justin, siya si Joshua. Alam, may halo ba kayong Koreano? Ito, mukhang ano naman, ano ba bang mga lahi dito? Si Pame, anong kamukha mo? Na nation? Espanyol, di ba? Oh, napansin ko rin eh. Si Brother James? Oo nga, Espanyol din. Stephen? So, natetrace sa DNA. Nung trinace nila, saan galing itong mga taong to? Kasi parang mat lang yan. Titignan mo yung mga difference nila. Saan mag-uugat-ugat yan? Sabi nila, ang conclusion nila, lahat ng tao, kahit saan ka nang galing, kahit yung isa maitim, yung isa sobrang puti, may pagkakapareho pa rin kayo, natetrace kayo sa isang tao lang. Yun ang sabi. Scientific finding ng mga 2010-something yan. So, ibig sabihin, totoo to. So, again, yung ating magulang, especially nanay natin, siya yung nagdala sa atin ng 9 months. Alala niya yan? Kaya sabi nila, mas mahal daw nung nanay yung anak eh. Kasi nakikita pa lang nila, alam nila ito. Dinala ko ng ano, ang kulit nito dati, sa tiyan pa lang, pinanganak, apadidehin, gabing-gabi, magigising. Diba, alam niyo, ito yung anak kong maate, ito yung anak kong wala akong problema, alam nung nanay yan. Yung tatay, tulog lang yan eh. So, nagigising din. So, sabihin ko lang, number one, kay Eve, makikita natin maganda kay Eve. Utang na loob natin kay Eve, yung kanyang role sa ating buhay. Importante kasi nga, siya yung doon tayo nanggaling. Okay, yung tatay, nanggaling din tayo sa tatay. Kaso, yung nanay, dinala tayo ng 9 months. Saka siya yung nag-alaga sa atin ng gusto. And kaya yung iba daw, alam nyo ba yung mga nawawalang, ano, di ba, mga bata? Anong gusto nila? Kasi sinabi naman, anong inampun ka lang namin eh. Tulad ni Superman, kunwari. Sino man yan? Hinahanap nila yung biological parents nila. Bakit ganun? Eh, wala na yun eh. Hindi ko na kailangan malaman pa. Hindi. Yung anak, gusto niyang malaman niya. Kasi, hindi, titingnan niya kung ano. Importante niya kung ano yung mga sakit ng nanay mo, di ba? Magulang mo. Dapat alam mo yan. Para kung saan ka mag-iingat. Eh kung diabetic na pala sila, sang hilig mo pa sa matamis, di lalo kang ano. Di ba? Kaya gusto nilang malaman. Gusto nilang makita yung itsura. Di ba? Kaya pala ganito yung ilong ko eh. Marinig yung boses. Ayan. So yun lang aking point number one. Importante yung nanay kasi sa kanya tayo nang galing. Biologically, utang na loob tayo sa kanya. Amen? Medyo mababaw lang kay Eva. Pangalawa, ito, paganda na ito, paganda. Pangalawa, si, hindi kilala masyado ito. Genesis 2, punta tayo ng Exodus 2. Sino to?
Wala, hindi yung nanay si Miriam eh. Yung nanay nila. Nanay ni Miriam, tsaka ni Moses. Di ba, hindi nyo kilala? Kilala nyo yun? Sige nga. Sino nakakilala? Sino? Hindi siya masyado sigat. Dalawang beses lang nabanggit yung pangalan niya. Pero yung ginawa niya, yung papano, di ba, anong ginawa niya kay Moses? Tinago niya, di ba? Ang utos nung papatayin dapat niya, itapon. Pinasabi ng hari. Pero hindi siya sumunod. Bakit? Eh, mali yun eh. Parang ngayon, sa atin, no? Huwag kayo mag-church. Bawal yan. Susunod ka ba? Tama ba yun o mali? Yun ang sa tanong mo. So, kaya kahit sa palagay nila, utos nila, mali ito, alam mo, tama to. Kaya gagawin natin. So, ganun ang ginawa ni Jochebed. Jochebed. Hindi joke, ha? Jochebed. Yan ang kanyang pangalan. Okay, ang ginawa niya, matalino siya. Nung pinanganak si Moses, papatayin niya na sana kasi inuutos ng hari. Sabi niya, pambiram, pogi nung anak ko. Sabi doon, goodly child. Ang sabi dyan, yan, no? When the woman conceived and bear a son, kasi okay lang sa kanilang babae, pero pag lalaki, kailangan nilang patayin. And she saw, eh, paano magpangit, pastor? Okay lang bang pabayaan yung anak? Hindi yung kasi nga alam nyo, sabi nga nila, lahat kayo pogi, maganda sa nanay nyo. Tanungin nyo, sino sinabihan dito ng nanay, pangit mo? Sino? Huwag yun yung taas. Pero sigurado ako, dahil apat ang anak ko, lahat siyang pogi-pogi, ang cute lahat sa akin yun. Diba? Aisel, pogi ka rin ba, sabi ng tatay mo? Kamusta si Kuya Rod? Okay lang. So, tumantuwa tayo dyan. So, ayaw mong patayin niya, di ba? So, naging matapang itong nanay niya. Wala akong pakialam kung sabi ng hari, ganyan, hindi ko papatayin itong anak ko. Magaling, di ba? At tama. So, ginawa niya, tinago niya. Kaso, pag lumalaki na yan, lahat ng lalaki na ganito katanda, dapat pinatayan. Bakit buhay yun sa'yo? So, hindi niya na may tago. Anong ginawa niya? Pinaanod niya. Siguro nag-isip siya ng paraan. Anong, paano ko masasalba yung anak ko? Alam niyo na ba yung kwento? Actually, by the way, bumili ako nung ano. Kanina lang, kasi naisip ko eh. Kung gusto niyo mag-film showing tayo dito, yung Prince of Egypt, maganda yan eh. Tsaka yung Joseph, binili ko na rin. Amen? Isang beses, panonorin natin. So, para alam niyo yung kwento. Doon nasa Superbook naman, mas maganda yung pelikula yun eh. So, ginawa niya, gumawa siya ng, yan nga, yung ark. Ibig sabihin, parang bangka maliit. Sinakay niya doon si Moses. Yung mga mata yun, yun nga, maganda dito. Pinanalangin niya, I believe. Diba? Tapos, ano nangyari kay Moses? Inanod, inanod, pero sinundan siya ni Miriam. Para, kung tawag dito, kung tumaob yun, tutulungan niya na, diba? So, ibig sabihin, hindi siya pinabayaan. Amen? Pero, ano nangyari doon? Sa biyaya ng Panginoon, natagpuan siya ng Egyptian. At nung binuksan ng Egyptian, uy, mga Hebrew to ah. Anak to ng mga Hebrew, salip na patayin nila, pinaanod. Dahil doon, may option ngayon yung mayayaman actually, di siguro yung magaling mag-anak eh. Inag-aaralan ko yung mga mayaman ng mga harit, mga reyna. Hirap na hirap, mag-anak lang, hirap. Ganun nata pag sobrang ano ng ano eh. Sobrang yaman mo eh. Hindi isa na isa hirap. Ayaw mag-anak. Ay, panoorin niyo yung mga pinapanood ni Stephen. Sino yung sunod na hari? Di ba? Yung tatay ni Alexander, ganun ang problema eh. Kahit ang daming asawa. Ganun din si Alexander, wala rin anak. Pansin niyo yun? So, kaya naita ko dito, ito, wala nang kahirap-hirap, mayroon na akong baby. Alam niya, nang galing to, pinaanod. So, nangyari, nasalba si Moses, hindi siya napatay. Okay? Salamat sa Diyos. At sabi dito, hindi kinabasahin kasi mahaba ito eh. Ang nangyari dyan ay, inampun siya, eh si Miriam, sinusundan siya, kaya nung andun siya, uy, may nakita ka dyan, galing ah, sino kaya? Sino ni Pagos dyan? Pero alam na ni Miriam, kapatid niya yun. Kaya nung nagtanong si ano, ito mga Pharaoh's daughter, mayaman yan eh. Hindi yan magpapalit ng diaper. Okay? Wala pang diaper dati. Lampin. Okay?
Yang ginawa niya, oh, humanap na kayo ng ano dito, mag-aalaga. Ang tinawag ni Miriam, yung nanay. So, nakita niya, so bandang uli, nabuhay si Moses, yan ang point namin. Number two, character is Jochebed. Ang point natin, her action saved Moses and put him in a great position to serve the Lord. Kasi nangyari nun, kasi nga yung nagpalaki, anong tuturo mo dyan? Anak mo yan eh. Diba? Sino man lumaki sa yaya dito? Mukhang wala naman eh. Lola. Kami dati, yaya kami dati. Pero iba yung yaya. Hindi ka papalaki na nakatulad ng pagpapalaki ng nanay. Amen? Kaya nung pinalaki si Moses, I believe, kung alam niyo yung kwento ni Moses, nung paglaki-laki niya, alam niya, Hebrew siya. Siguro sa kulay na lang, pero hindi, magkakapareho ng kulay yan eh. Kasi sinabi ng nanay niya, hey, Hebrew ka din, tayo, alipin tayo ngayon, pero ikaw, Hebrew ka. Pinagpala ka lang na hindi ka mapatay at napunta ka sa palasyo. Kaya huwag ka mayabang. Siguro, ganun, turo sa kanya. Kaya nung bandang huli, alam niyo ba yung kwento ni Moses? Pinatay niya yung Egyptian, tapos umalis siya. Tumakbo siya. So, bakit niya pinatay Egyptian? Kasi dahil sa kapatid niya, isang Hebrew, pinaparusahan. At talagang pinagmamalupitan. Okay, so, ang nakita ko doon, ay ano, dapat natin makita, pag ang nanay nagpalaki, mas maganda para sa mga bata. Yun ang point natin doon. Kaya sana wala ditong, nari, si Pamela. Ay ako, gusto kong maging nanay, kaso gusto ko yung, gusto ko pa rin maging malaya. Career woman. Power. Girl power. Diba? Ganun yung mga babae ngayon. Napag-aral na yan, aandirin na yung asawang lalaki at sayo na mag-asawa. Ganun. Nabanggit ko sa inyo last time yan. Bakit mo alam basta? Nakikinig ko eh. Nag-uusap yun. Hindi ko lang gusto makinig. Kasi nakikinig ko eh. Oh, dalaga ka pa ako. Nakita mo naman ako. Masaya naman ako ngayon. Dalaga ako. Pero may anak ako. Ganun ang usapan sa Makati. Mga career woman, wala silang pakialam dyan. Mag-aanak lang yan, wala silang pakialam sa ano. Gusto lang nila magkaroon ng anak, mas naranasan ko na, hindi na ulit ang mag-aanak. Kaya hindi maganda sa kanila yon. Amen? Kaya, mas papaalaga na yung kanino, kay Yaya, kay Lola. Pag pinalaga mo kay Lola yan, ako spoiled dyan, malamang sa hindi. Sino lumaki sa Lola dito? Hindi ka naman spoiled, medyo. Hindi. Exemption ka, yan. Si Elijah rin, ayaw magtaas ng kamay. Si Cyril. So, hindi masama yun, ha? Ang sinasabi ko, better. Intindihan nyo? Mas maganda, ikaw, ano, Elijah, gusto mo ba yung nanay mo nagpalaki sa'yo o lola mo? Gusto mo? Ikaw, Cyril. Lola siya kung mama ko dahil lola ko. Pero sino mas gusto mo? Ah, kasi nga, nasanay ka na. Pero ang pattern ng Bible, pero namatay yung lola ko, pero inaiyak ako eh. So, mahal mo na yung lola mo kasi siya nagpalaki sa'yo. Tama naman yun. Again, hindi sasayang masama yun. Kung anong provide sa'yo ng Diyos, magpasalamat. Amen? Pero, ang design ng Diyos, sino magpalaki dapat sa anak? Nanay. Kasi, yung nga, loko-loko yung nanay ko eh. Hindi problema ng Diyos yun. Kaya nga sinasabi natin, maging mabuti tayo nanay para ideal yung setting ng ating tahanan. Amen? Pag sinabi ideal, yung the best na pwede mong makamtan. Ngayon, mga bata kayo ngayon, nagkamali yung magulang nyo. Pastor, inaano mo yung magulang ko eh. Tinuturo ko lang yung tama para kayo. Kung may mali sa mga na, tawag dito, mga magulang nyo natin, anong gagawin natin? Okay na to. Yung tatay ko, 10 asawa. Ako din. Dobling ko. Parang si David, di ba? Tsaka si Solomon. Si David, ang daming asawa ng tatay ko. Loko-loko sila, di ba? Mga si Solomon, kaya ano yun, baka mas marami pa tayong reward doon. Kasi nakuha niya na lahat ng reward niya dito eh. Gusto niya yun? Ano sabi ko dito? Ayan, so, na ang point natin kay Jochebed, dahil mabuti siyang nanay, pinaglaban niya yung anak niya, ano nangyari kay Moses? Kilala si Moses? Lagi yan, binabanggit sa Bible, dakilang lingkod ng Diyos. Yun ang title ni Moses, ano ang title niya? The Servant of God. Ha? Humble and meek, the meekest man on the earth nung panahon niya.
Hindi yan si Moses, kaya ginamit siya ng Diyos. O sino pa mga lingkod ng Diyos? Halos wala kang makumpala kay Moses eh. Nahati yung dagat. Eh, Joshua din, nahati yung ilog. Ilog lang yun eh. Yung dagat. Posible yun. Ano bang ginawa ni Moses? 10 plagues. Pinalaya niya yung mga alipin. Alipin na yun, tapos pinalaya niya. Ang dami. Isang boom nation, tapos nilid niya. Walang kukumpala kay Moses, pero nagumpisa yun. Isang babae na nagtiwala sa Diyos na hindi ko dapat patayin ang anak ko. Kahit may hirapan ako dito, baka makulong ako kasi sabi ng hari, huwag daw akong mag-anak ng lalaki. Kaya nagtiwala sa Diyos, hindi ko papatayin ang anak ko, halagaan ko to. Yung anak niya naging dakilang lingkod ng Diyos. So, sino ngayon ang magaling? Si Moses, nanay niya. Pareho, pero unang sumunod yung nanay. Amen? Kaya huwag niyo isipin, mga babae, ang hina ako na wala akong magagawa. Yan ang example. Una si Eva, pangalawa si Jochebed. Hindi niyo kakilala kung sino si Jochebed, pero kung kilala niyo si Moses, ha! Ah, wow, Jochebed! You're the man. You're the woman. So, huwag niyo kalimutan yung pangalan ni Jochebed. Okay? Gano'ng kadakila si Moses, ganun. Dahil yun sa nanay niya, nagtiwala sa Diyos. So, number 3, ngayon matatapon ito, marami tayo kay Sarah. Okay, kilala si Sarah. Kilala yun si Abraham, di ba? Pero si Abraham di nagkaanak kung hindi kay Sarah. Na-establish yung covenant. Okay, maraming anak si Abraham eh. Pero, puntahan natin ito. Tutuloy na lang natin ito mamayang hapon. Pero si Sarah, ay dating Sarai, naging Sarah, ibig sabihin ng Sarai is princess, kaya mayroong princess Sarai, alam niyo ba yan? Hindi, iba naman yan. Pero yung Sarah daw, princess din, pero mother of multitude. So nag-iba, di ba? So si Sarah dati, barren, hindi siya magkaanak. Ang hirap ng hindi magkaanak, di ba? Dahil sa mga babae, sabi sa Bible, paulit-ulit, mayroon tayong preaching yan. Parang reproach sa kanila yon. Pero pag nung si Rachel, hindi nagkaanak, talagang tuwan-tuwa yan, party. Mapaparty yun. Nanay, magpaparty yan. O gano'n. Anyway. So, sa 15, nasabi sa kanya, no? And God said unto Abraham, as for Sarai, thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall be her name. So, pinalitan. Kung naalala niyo yung mga pinalitan na... Sino yung mga pinalitan ng pangalan ng Diyos? Nangyari sa'yo? Ha? Ang problema mo? Sino? Sino ang kilala nyo? Si Paul. Si Peter. Si Saul. Yun nga. Si Abraham. Dami. Si Jacob. Si Daniel. Si Gideon, pero mga negative yun eh. Yung Diyos na nagpalit. Diba? Sino yun? Yun nga, si Jacob, naging Israel. Yun lang. So, sabihin no, puro lalaki yun, diba? Pero si Sarah, isa-isa. Siya yung alam ko lang, ha? Meron pa ba? Si Sarah, ibang importante siya kasi para maging halimbawa siya, pag pinag-usapan siya ngayon, yung pinag-usapan ng Sarah, antindi nitong babae ito, ba't pinalitan yung pangalan niya? Para, kasi dati Sarah princess lang eh. Parang ano lang siya, parang maganda raw yan si Sarah. Kaya nagustuhan niya ng ano eh. Pero hindi maganda yun. Mas maganda maging nanay. Sino maging gusto maging model dito? Gusto maging model? Ng ano? Si Kame. Gusto maging model? Ikaw, ano? Matangkad to eh. Si Celine. Kasi tatanda ka rin, di ba? Kaya sinasabi ko sa mga babae, yung ideals na sa gawin yung buhay sa buhay nyo, ano, magpaganda-ganda ka dyan, lahat na, may kolorete, ang ginagawa mo sa balat mo, tapos yung talagang di, papasexy ka, di ba? Mahabang hindi, magagawa mo sarili mo yan. Yung papapayat sila, di ba? Kasi hindi mag-aanak na marami. Kasi pag marami mo,
O, tingnan nyo na si Ma'am Joanne, saka si Ma'am Mayan, di ba? Hindi mo mawawala yun kasi, di ba? Nag-iiba yung ano ng katawan mo na pag marami ka anak. Di ba? Kaya ayaw ng mga babae ang mga mundo. Amen? Pagdanda nilang, pangit din naman eh. Eh kung mag-anak ka na lang, ang dami mong anak dahil nagmamahal sa'yo, rewards mo na yun. Di ba? Kung mahalin ka no, syempre pinalaki mo ng mga... Eh, walang, hindi yun magtatapos, matanda ka na, yung price mo, yung mga anak mo. Amen? Kaya napunta doon. Kasi nga, number isa ka ay, kahit paano nagkaanak siya, salamat sa Panginoon. Isa lang. At least nagkaanak. Amen? Gusto ko sabihin dito, siya ay obedient wife. Okay? Sabi doon, companion of Abraham. Kung sikat si Abraham, siya ay lingkod ng Diyos, hindi mawawala, hindi maihiwalay dyan si Sarah. Imagine nyo kung gusto sumunod ni Abraham mo. Sige, Lord, susunod ako sa iyo. Kasi yung asawa niya, ano, nagwawala, chismosa. Diba? Papastol ka ba nun? Huwag yung asawa mo, chismosa. Sugalero. Butanggera. Ano yung butanggera? Ang hirap nun, magpastol ka, ganun yung asawa mo. Actually, hindi ka nga pwede. Diba? So kaya automatic yan, yung mga yan, marami, yung pastor, alam nila yan eh. Kinikilala nila yung asawa ng pastor kasi alam nila, ba't kaya okay itong pastor to? Kasi, sabi nga nung isang katagarin sa mga unbeliever, pero totoo, sabi niya, in the life of every great man is, there's a woman behind. Yung, kasi sinusuportahan siya, ini-encourage siya. Okay? Tandaan niyo yun. Kahit sinong dakilang lalaki, si Bill Gates, saka si ano, nag-divorce. Ano sabihin nun? Walang ibig sabihin yun. Si Bill Gates, yung mga kwento dati niyan, yung mga ano, pag mga propaganda talaga eh. Hindi nakagraduate ng college. Tapos naging bilyonaryo. Galing talaga. Yung mga tatay-nanay pala ng bilyonaryo din. Hindi lang kasing yaman niya. Pero sinetap na yung utak nun. Alam niya na. Kung paano maggamit ng tao, alam niya yun. Okay, huwag kang mahanga dyan. Amen? Wala na punta doon. Kasi nga, yun, siguro kaya siya iniwanan. Parang yung babae daw nag-file eh. Ewan ko, siguro na-consensya, ewan ko. Basta ba yaman na nila, hindi na kailangan siya sa... Anyway, ang napansin nyo kay Sarah, ito yung point natin ngayon. Mayroon pa tayong 5 minutes. Ang gustong-gusto kay Sarah, alam niyo kung bakit? Kasi sa New Testament, nabanggit siya. Okay? At yan ay binanggit dito muna tayo sa Old Testament, sa dito sa 18, so pinangako magkakaanak siya. Naniwala ba siya? Noon lang, tinawanan niya kasi tanda niya na eh. Menopause na siya. Alam niyo yun, mga bata, menopause. Hindi na dapat magkaanak yun. Pero sabi dito, nagtiwala rin siya sa Diyos, kaya nagkaroon siya ng anak. Sabi dito sa 12. Therefore, Sarah laughed within herself, saying, I am wax old. Shall I have pleasure? My Lord being old also. So, sino yung Lord dyan? Alam niyo ba, tinatawag niyang Lord si Abraham. Okay? So, pero ano yan, hindi capital L. Kaya sabi nung pag may mga couples night, sabi, anong tawag niyo dapat mga babae sa asawa niyong lalaki? Tatawa ano na yun. Sinabi dito, si Sarah, papuntahan natin sa 1 Peter. Naku, hindi kayo matutuwa dito, sabi ng mga pastor. Kayo nang bahala sa gagawin niya, pero ito sabi sa Bible. Okay? So, kayo magbasa. Ready? Mga babae lang. Ready? Go! Even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are, as long as ye do well, and are not afraid with any abasement. Ay, sabihin na. So, dito si Peter ay parang si Paul din sa Romans, di ba? Sa marami nilang ano. Tinuturuan niya yung mga Kristiyano. Ano yung mga dapat yung gawin? Ganito, ganyan, ganyan. Natapos siya sa mga lalaki, sa mga batang babae. Saka sa mga asawang babae. Pero dito sabi niya dito sa 6, kagaya nga ni Sarah na sumunod siya sa kanyang asawa sa Abraham.
At hindi lang sabi niya, ang tawag sa kanya, Lord. So, hindi nagkataon yan sa Genesis 18. Talaga na pick up ni Peter yun. Bakit nga ba, Lord? Diba? Kasi ganun palang maayos na asawang babae, ang turing niya sa kanyang asawang lalaki, hindi walang kwenta. Psst. Walang galang. Alam niyo, pag wala kayong galang sa asawa niyong lalaki, siya mismo madi-discourage. Ikaw madi-discourage. Labo-labo na yan. Ang hirap mabuhay niyan. Again, obviously, yung lalaking dapat ang mag-lead ng maayos, maging maka-Diyos siya para siya galangin din. Pero, minsan, yung mga kalihinaan din yung mga lalaki, di ba? Anong gagawin mo? Eh, sa church, minsan, yung lalaki lang nakikita. Di ba? Kaya ibang churches, gusto nila, may pastora na rin sila. Kahit wala sa Bible, sige, pastora. Equal tayo. Co-pastor. Ganun ang tawag din. Kahit wala sa Bible, kabaliktaran sa Bible yon. Dahil sila yung nagre-rebelde sa Diyos, ganun ginawa nila. Pero ang kabaliktaran niya, yung mga mabuti daw, masawang babae, siya ay obedient sa kanyang asawang lalaki, ang tawag pa, Panginoon. Huwag niyo tatawagin Panginoon, ha? Hindi naman ako tawagin ng nanay na gano'n. Pero ibig sabihin, turing mo sa kanya, gano'n ka sumusunod sa kanya, talaga, doon yung paggalang. Amen? At pag ginalang mo yung asawa mong lalaki, anong gagawin ng mga anak nyo? O syempre, gagalangin din, masaya ang pamilya. Amen? Amen. Tapos yung may encourage yung lalaki, ginagalang pala ako ng mga anak ko, ng asawa ko, tapos magluloko ako, iinom ako hanggang hindi na ako agalang-galang kasi gumugulong na ako sa daan. Gagawin ko ba yun? Loko-loko ka na lang pag ginawa mo yun, di ba? Pero sinasabi ko, mga babae, makakadagdag kayo sa kagandahan ng inyong pamilya kung susunod kayo sa mga pinag-aaralan natin na mga outstanding mother. So una, number one, syempre, umanak ka. Iba, ayaw na mag-anak eh. Tulad di pa mo yan, di. Baka mauna pa to eh. Ikaw, si Jana. So, mag-asawa? Later, yan. Dati, para sabi mo, ayaw mo eh. Salin. Yan. Huwag ngayon. Okay, yun lang naman yung sabi ko sa inyo eh. Eh, aralin mo yan. Tulungan tayo dyan. Amen? Amen. Ano pa ba? Ilang taon na si, ano? Jackie? 8? 10? Si Ashley? 8 ka pa lang? Si Jasin, nagtatago ka dyan. Ilan taon ka na? Ha? 7? 11 ka na! Mag-asawa ka na maaga? Oh, nakita mo ni ate mo, hindi ko inaano yung pamilya niya, pero alam niya, di ba? Mas matalino ka na masayang-masaya ba si ate mo ngayon sa buhay niya? Hindi ko pinapahiya, mga kapatid. Sinasabi ko, kayo yung gusto ko ma-preserve, amen? Maging matalino kayo. Sumunod kayo sa design ng Diyos, mapapabuti kayo, pagpapalain kayo, gagamitin pa kayo yung pinakamaganda pag ginagamit na kayo ng Diyos. Hindi lahat nakapaglingkod sa Diyos. Iba, hiyang-hiya. Hiyang-hiya sa buhay nila. Hiyang-hiya sa tao. Pero si Sarah, nakita lang dito si Jochebed, tsaka si mamaya, si Hannah, and then si Mary. Okay, kaya mamayang hapon, dito ba kayo? Lalo mga babae, ha? So, pwede pa magdala ng nanay mamaya, ha? Dali niyo nanay niyo. May price na kayo, may price pa yung nanay nyo. Amen. Ah, sige, let's pray. Dami namin na ipon dyan pang price eh. Lord, maraming salamat po, Lord, sa mga nanay na nakita namin, mga nanay namin, Panginoon, ay mga asawang babae, Panginoon, na nagiging mabuting nanay. I pray na pagpalain niyo po, Lord, sila, encourage niyo po, Lord, sila kahit mahirap. Minsan nakadiscourage, Panginoon, may mga pagsubok, mga bata, Panginoon, minsan makulit. Matigas ang ulo, but we pray na makita nila yung future nito, Lord, ng kung bakit nyo kami tinuturuan na maging mabuting magulang sa mga nanay dahil ito yung pagpapala, Panginoon. Nakita namin sa isang salita. Mga bata dito, Lord, bata pa sila, mag-pray na sila, maayos na ang pamilya. At kayo pong malulati, Lord, sa in the latter end, Panginoon. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen.